Hello sa inyong lahat. Sa video na to ay sasagutin naman natin ang katanungan ni Sisid Eltec CD8XJ. Sabi niya, paano magiging residence dyan? Ayan, ang tinatanong niya ay dito sa Spain. Kasi kung bago ka pa lang sa channel ko, ako ay naandito ngayon sa Espanya. Ayan, kung sino man ang mga nasa Europe countries na under ng Schengen countries at gusto nyong pumunta dito sa Spain, kayo ay welcome na pumunta dito. Basta kayo ay may valid visa pa. Kung anumang visa ang meron kayo sa bansang kinaroroonan nyo ngayon, kayo ay pwedeng pumunta dito dahil safe naman sa Spain. At kung kayo ay merong TRC or Temporary Resident Card kung saan bansa ka naroon, kayo ay pwede kasi safe kayong makakabiyahe papunta ng Spain basta kayo ay may TRC or may valid visa pa. Kasi kung hindi, nako, medyo delikado ang mag-travel or medyo mahirap, risky. Yung iba naman ay pumupunta kaya lang, syempre, mahirap din makipagsapalaran. Kaya kung kayo ay nagpaplanong pumunta, much better may visa pa o kaya ay meron na kayong Temporary Resident Card. Ayan, sagutin na natin ang kanyang katanungan kung paano ba magiging yung residente dito sa Espanya. Siyempre, ang kauna-unahang requirements, dapat ikaw ay 3 years nang naka-stay dito sa Espanya. At siyempre, kailangan may mga patunay ka na ikaw ay 3 taon na ditong naninirahan sa Espanya. Siyempre, unang-una ay yung iyong ticket. Kung ito man ay plane ticket or bus ticket or train ticket, whatever na ticket na meron ka, kung paano ka nakarating ng Espanya, itago mo yan. Kasi yan ang kauna-unahan na proof na kailangan mo din kasi ito magpapatunay na kung kailan ka dumating, kung kailan ang starting ng counting mo para maging 3 years ka dito. Then, pwede kang pumunta sa embassy, sa Philippine Embassy para kumuha ng yellow card. Ito yung patunay na naandito ka na sa Spain. Kaya lang ang validity nito ay 2 years lang. Kaya kailangan mo itong i-renew bago syempre ma-expire. Okay, then syempre, pagpunta mo dito sa Spain, ikaw ay may nakausap na or nagkausap na kayo ng landlady mo, tinanong mo na sa kanya kung sila ba ay willing na impadron ka. Impadron meaning ikaw ay paparehistro sa bahay na iyong titirhan. Ayan, kasi kailangan din yun. Isa din yun sa mga proof. Pero ang lahat ng sasabihin ko ng mga requirements dito ay pwede namang hindi lahat ay meron ka. Kung ano lang yung pwede mong i-provide. Then, lahat naman tayo ay nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Kailangan kasi ng remittance na history. Hindi mo naman kailangang i-keep lahat ng resibo ng mga pinapadala mo kasi pupunta ka, halimbawa na magti-3 years ka na, pupunta ka doon sa remittance center na pinagpapadalahan mo. Kaya ang advice ko, mas maganda kung magpapadala kayo doon sa isang padalahan para hindi na kayo maraming pupuntahan na padalahan. Kasi kailangan mong kunin o likumin lahat ng history ng iyong pagpapadala. Kaya mas maganda doon lang sa isang padalahan para isang kuhana na lang. Ayan. Then, ngayon, syempre, sumasakay tayo. Yung transportation history naman natin, kailangan din natin. Hindi mo rin din kailangan na i-keep ang mga resibo ng iyong pagbili ng iyong paglo-load mo doon sa iyong card. Ang kailangan mo lang gawin ay kumuha ka ng card, ng transportation card na may picture. Kasi kapag may picture, doon malalagay ang history ng mga inilo-load mo doon. Kung magkano ang nilo-load mo monthly at saka kung nakalagay doon kung anong mga month ang meron, yun ay patunay na ikaw ay naandito talaga. Syempre, kailangan mo gamitin yun. Kung hindi ka, kung ang bahay mo, ang boarding house mo, at ang iyong trabaho ay nilalakad mo lang, syempre, kailangan mong mag-load din. Minsan-minsan ay gamitin mo yon para merong history na papasok doon sa iyong transportation. Tapos, halimbawa, bibili ka ng mga gadgets, ng mga appliances, o whatever na lahat ng bibilhin mo dito na pwede, kailangan ay merong resibo para dagdag proof mo na ikaw ay naandito ng 3 years. Pero okay lang din naman kahit wala. Pero kung possible, ay mas maganda meron at syempre nakapangalan sa iyo. Then, kung halimbawa, ikaw ay ma-hospital, may check-up ka, o whatever, yung medical history mo ay itatago mo din yan. Pwede mo rin niyang gamitin na proof na ikaw ay 3 years na dito sa Spain. Siyempre, kung ikaw ay may certificate, halimbawa nag-aral ka ng cooking, ng baking, ng Spanish class, caregiver, etc. Basta lahat ng certificate na pwede mong makuha at meron ka, itatago mo din yun. Pwede mo din yung i-include. At siyempre, ang pinaka-importante ay dapat meron kang employer. Okay lang kung nakasampung employer ka sa loob ng 3 taon. Hindi importante yun. Ang pinaka-importante ay bago ka mag 3 years, ay meron ka ng okay na employer at
at nagkausap na kayo, nagkasundo kayo, na ikaw ay tutulungan nila sa pag-process ng iyong resident dito. Kasi nga may mga dokumento na manggagaling sa employer mo. Kasi nga magkailangan mo ng kontrata, kasi ipapasa yan, at mga kung ano-ano pang mga dokumento na manggagaling sa kanila. Kaya kailangan ang employer. Tapos, after, kung sakaling meron ka na lahat ng mga requirements na yan, ulitin ko lang, hindi naman kailangan na meron lahat. Ang pinaka-importante lang, halimbawa, yung plane ticket mo, may impadron ka, yung travel card mo, meron ka ding pupuntahan na sa Rios Rosas doon mo, kukunin yung history, sasabihin mo lang na gagamitin mo sa pagkuha ng arraigo social. Tapos alam na nila, bibigyan ka na nila. Wala naman yung bayad. Tapos, hindi okay lang kahit walang yellow card. Syempre, yung impadron mo dapat. Kasi ang impadron kasi dito 2 years lang, dapat naka-renew din yon. Okay lang din kahit nakailang boarding house ka. Huwag lang naman yung sobrang dami. Siguro okay lang kahit nakatatlo ka, kasi hindi naman natin masasabi na magtatagal tayo sa isang boarding house. Siyempre, yung iba kasi lumilipat ng boarding house kasi malayo yung boarding house nila sa trabaho nila. Kaya okay lang. Basta yan, huwag lang masyadong madami. Mga tatlong boarding house siguro okay lang. Pero walang magiging problema. Then, siyempre, kung okay na yan lahat, meron ka na, kailangan, bago mo din i-provide lahat ng mga requirements na yan, nakapag-isip ka na kung sino ang tutulong sa iyo para mag-asikaso ng iyong dokumento. Kung ikaw ba ay kukuha ng abogado o agent, o ikaw mismo ang mag-aayos. Ang advice ng mga matatagal na dito ay mas maganda ay kumuha ka ng abogado or agent na mag-aasikaso o tutulong sa'yo. Medyo mahirap kasi kung lalakarin mo mag-isa, lalong-lalo na first time mo magka-process ng papel. Pero kung kaya mo naman at may friend ka naman o kakilala ka na tutulong sa iyo at i-guide ka, okay lang din kasi mas malaki ang magiging tipid mo. Pero mas maganda yung may mag-aasikaso para pag nagka-problema, alam talaga nila kung ano ang maitutulong nila sa'yo. Kasi may mga kababayan tayo yun na nagka-problema na kailangan ulitin ulit, kaya yun, medyo para hindi tayo masyadong ma-stress. Pero nasa sa inyo din yan. Ayan, tapos kung itatanong nyo kung magkano ang bayad, kadalasan ay nasa 450 ang bayad sa abogado. Kapag sa agent naman ay 150 euro. Depende kung sinong agent ang mag-aasikaso ng inyong papers. Depende. Sa abogado din, depende rin. May mga abogado din at agent na matagal, at meron din naman na mabilis. Depende lang din. Ayan, tapos syempre ang mga process na gagawin nyo ay i-collect nyo yung mga requirements, then mag-aano kayo sa CEPI, may interview doon, bawal magsalita ng English. Dapat ay kahit pa paano ay marunong kayo ng Espanyol. Napaka-simple lang din naman ang katanungan, at mababait naman ang mga nagtatrabaho sa CEPI kasi tinutulungan ka o ina-explain nila sa iyo mabuti kung hindi mo naintindihan. Minsan may sign language na gagawin para maintindihan mo yung tinatanong. Tapos yun nga, after nun ay dadalhin o isi-send naman na mag-aasikaso sa inyo yung inyong mga dokumento, isi-send naman ito sa delegasyon. Then mag-aantay ka doon ng result kung approved na. Then pag na-approve na doon, syempre medyo masaya-saya na yan. Asikasuhin na ng amo mo ang iyong social security o yung SS mo. May mga dapat ng bayaran, ganito, ganyan. Tapos, pupunta naman ngayon sa pulisiya para sa fingerprint. Ayan, ibig sabihin, pag nagpunta ka na sa pulisiya, malapit ka nang magkaroon ng resident card. Ayan. At syempre, mag-aantay ka lang din kung lumabas na iyong number, at para naman kuhain mo na yung iyong temporary resident card. Kaya lang, sa unang process ng papel ay ang validity lang niyan ay 1 year. Then after 1 year or before mag 1 year, kailangan i-renew mo na yan. At kapag nag-renew ka naman ay napakadali na lang din ng process. Ang kailangan na lang ay syempre yung kontrata, yung ID mo, yung padron, tapos kukuha ka din. Depende din sa'yo kung gusto mo kumuha ng abogado or agent or ikaw lang magpa-process. Depende lang din. Tapos isi-send mo lang din sa mga kung saan isi-send yan. Tapos antay ka lang din. Parang ganun lang din sa pag process mo ng arraigo. Kaya lang, hindi na ganun ka dami ng proseso at napakadali na. Then, ang validity naman yan ay depende sa pulisiya na magbibigay sa iyo. May nagbibigay ng 2 years at may nagbibigay ng 4 years. Ayan, maraming salamat, at sana ay may natutunan kayo sa video na to. Kaya sino sa inyo ang mga nangangarap na pumunta ng Spain? Punta na kayo dito kasi masaya dito sa Spain kahit hindi ganun kalakihan ang sweldo. Ayan, maraming salamat, at sana kung hindi ka pa nakakasubscribe sa akin YouTube channel, pakiclick mo na ang subscribe. At kung nagustuhan nyo ang video ito, pakiclick na rin naman ang like, at mag-comment lang kayo sa baba, at baka yun naman ang magagawang ko ng video sa susunod na mga araw. Paalam!